Magandang araw sa ating lahat, sa ating mga taga-subaybay at taga-panood o taga-pakinig. Maligaya at makabuluhang bati ng buwan ng wikang pambansa. Salamat sa pag-anyaya at mula sa sentro ng wika at kultura ng pamahalaang paaralan ng Marinduque. Ako si Randy Noblesa, ang kasalukuyang direktor ng MSC Sentro ng Wika at Kultura at pinuno ng MSC Culture and the Arts Unit o MSC Kalinangan at Sining. So una ay ibabahagi ko sa inyo ang patuloy na pananaliksik tungkol sa wikang Tagalog Marinduque at sa mga kaugnay na mga wika sa rehiyong Mimaropa. So hayaan niyo ako na ibahagi ang ilang mga nasimula natin na pananaliksik at ginagawang saliksik tungkol dito. So ang pamagat ng panayam na to ay Wikang Pilipino at Marinduque, bigkis na magkakabukod na isla sa Mimaropa. So ang nilalaman at daloy ng pagbabahagi na to ay mahati sa apat. Meron tayong pasakali, material at mga pamamaraan at resulta at talakay at tatapusin natin to sa preliminaryong conclusion at rekomendasyon. So simulan lang natin sa pasakali. So ang makikita nyo sa slide na to ay lumang mapa ng isa sa mga tagapaghawa ng Araling Pangwika sa Marinduque na iuugnay natin sa iba pang wika sa Mimaropa. So gusto ko lang banggitin sa simula, meron tayong dalawang pangunahin na batis para masagawa itong pagbabahagi na to. Ang una ay ang Atlas ng mga wika ng Pilipinas at ang Encyclopedia of Philippine Arts. So mula sa parehong cultural agency natin, ang Komisyon sa Wikang Pilipino at sa Sentrong Kultura ng Pilipinas. So para magawa natin itong pagbabahagi na to ay kumuha ako ng datos tungkol sa mga gumagamit ng wika at tungkol din sa pamayanan kung saan ginagamit itong mga wika na ito. Kaya kinailangan kong makita sa mapa at mapakita din yung mga taong gumagamit ng mga wika na to sa pamayanan. So sa unang batis natin tungkol sa atlas na mga wika ng Pilipinas, so syempre kabilang ang Marinduque sa gumagamit ng wikang Tagalog at ang particular na dialekto nito na Marinduque Tagalog. So matatagpuan natin yan sa Atlas Pilipinas at isa to sa apat na prioridad noong nakaraan na administrasyon sa Komisyon sa Wikang Pilipino. So yung unang prioridad ay tungkol sa paggawa ng linguistic atlas. So ayon sa kanilang medyo matagalang pagpaplano ay lumalabas na 2 taong pambansang saliksik na pangwika ng KWF hinggil sa umiiral na mga wika sa Pilipinas at layunin itong maglathala ng autorisado at napapanaw mapang pangwika o language map ng Pilipinas. So ito ay kasalukuyan na matutunghayan din natin sa website ng KWF sa kwf.gov.ph at iba pang kaugnay na impormasyon tungkol dito ay nakapaglahok na ng higit sa 130 wika sa database ng mga wika at inihahandang mapang online na binubuo sa pamamagitan ng digital mapping software at sa kasalukuyan ay pinagpapatuloy ng KWF ang pagbabalita ng mga 20 wika na iba pa nakasama doon sa kanilang atlas na pang wika o linguistic atlas.
So tunghayan din natin yung iba't ibang mga nagawa ng mga bantayog ng wika kung saan sa Marinduque ay meron din bantayog para sa wikang Marinduque Tagalog. So ayon sa isang commissioner, si Kagalang-galang Purification Dilima, ang sabi niya ay pagpapalakas at reorientasyon ng wika at pananaliksik nito ang sinasagawa ng komisyon sa wikang Pilipino. Kaya kasama doon sa mga prioridad na nabanggit kanina ay yung pagsasagawa din ng mga monumento para sa wika at isa sa mga wika na nabigyan ng bantayog ng wika para kilalanin ito ay sa Cordillera at sa Isla ng Panay. So, ayon sa press release ng tanggapan ng dating senador na ngayon ay kinatawan ng Antique, si dating senador Loren Legarda, ang bantayog wika para sa Tuwali ay kauna-unahan sa Riyong Cordillera at pangalwa sa buong bansa. So kasunod ng Antique, yung Antique ang una. Kung saan ang unang bantayog para sa Kinaray-a ay pinasinayaan noon taon 2018. At itong bantayog na to ay galing sa likhang sining ng installation artist na si Luis Junyi Yi Jr. Siya, so siya ang nagdesenyo ng bantayog na to. So yung Tuwali ay isa sa mga pangunahing wika sa Cordillera na ginagamit sa mga pamayanan ng Kiangan, Hingyun, Hungduan at iba pang mga bahagi sa Lamut, Acipilo, Lagawe at Banawe sa lalawigan ng Ifugao. At syempre kilala natin ito dahil sa mga sagisag kultura katulad ng payo o ng rice terraces. At maaalala din natin yung epiko na Hudhud na isang tinuturing ng UNESCO na Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. So na-declare yaan noon 2001 pa. So ang unang bantayag ng wika sa ating bansa ayon sa dating senador na ngayon ay kinatawan si Loren Legarda ay pinasinayaan noon ika-isa ng Marso 2018 sa probinsya ng Antique para sa wikang Kinaray-a. So isa pang dagdag na impormasyon na lumabas din sa mga pahayagan, isa sa mga apat na prioridad ng KWF ng nakaraan na administrasyon ay ang bantayog wika. Kung saan pinopondohan ng tanggapan ng KWF at ni Senador Loren Legarda na ngayon ay kinatawan ang pagtatayo ng mga bantayog ng mga monumento na to para kilalanin ng mga wika. At syempre ito ay likhang sining ni Junyi. So meron na mga bantayog sa iba't ibang wika katulad ng nabanggit na kanina yung Kinaray-a, tapos yung sa Antique, meron din sa Mandaya, Kalinga, Pangasinan, Bicol, Sorsogon, mga wika ng Mangyan at yung nabanggit kanina sa Tuwali, Ivatan, Tagalog, Batangas, Aita, Magbukon, Binukid, Surigaonon, Ibaloy, Pilaan at Tiboli. So sa Marinduque ay meron din para sa Marinduque Tagalog. So ang punto dito, dalawa doon sa apat na pangunahin na prioridad ng KWF na nakaraan ay yung atlas ng mga wika sa Pilipinas at itong bantayog ng wika. So mamaya ay mababanggit din natin yung iba pang mga prioridad at pinagpapatuloy pa rin na kasalukuyan na administrasyon ng KWF. Para naman sa material at pamamaraan, meron tayo ditong dalawa din. So nabanggit na yung mga prioridad na nakasaad dun sa medyo matagalang plano ng KWF
na natapos noon nakaraan na taon, pero palagay ko ay gagawa na ng panibagong medium term na plano ang KWF na panibago. So ang isa sa mga pamamaraan na ginamit at isa sa mga prioridad ng KWF ay yung linguistic ethnography. At isa pa natin na mababanggit dito ay tungkol naman sa toponymy. So yun yung dalawa natin na babanggitin ngayon. At para sa linguistic ethnography, so sabi ng dating tagapangulo ng KWF na si Virilio S. Almario, na pambansang alagad ng Sining at dating tagapangulo din ng pambansang komisyon sa kultura at mga Sining, kasama sa mga prioridad itong paggamit ng linguistic ethnography. At noong nakaraan na dalawang taon ay sa deklarasyon ng UNESCO na pandaigdigan taon ng mga nanganganib na wika ay napasama to sa apat na prioridad ng KWF. So ang kasama doon ay itong pagtatayo ng bantayog wika, yung atlas ng mga wikang Pilipino, at isa pa to linguistic ethnography. So kasama doon sa apat ay yung pananaliksik, advocacy, translation at intervention para sa mga nanganganib na mga wika. At sa ngayon, palagay ko ay tinatapos na lang yung mga nasimulan na linguistic ethnography at may bagong direction din ang KWF sa bagong tagapangulo nito, commissioner din ng wikang Tagalog, si Dr. Arthur Casanova. So para sa field ng linguistic ethnography, ito din yung sinundan ng KWF noong nakaraan para magsagawa ng mga pananaliksik. So kasama sa mga sanga ng linguistika at mas particular yung linguistic anthropology ay yung disiplina ng linguistic ethnography. So tinitingnan dito kung paano naiimpluwensyahan ng mga salik na panlipunan at paano maobserbahan itong mga salik na to sa wikang ginagamit ng mga tao sa pamayanan. So ayon dito sa isang artikulo na nasulat, ang linguistic ethnography ay isang sangay ng anthropology na galing sa pagsusumikap na madokumento ang mga nanganganib na wika. At dahil dito, ito ay lumago, ito nakaraan na siglo at mas marami ng mga napasama na aspekto ng pag-aaral ng wika, struktura nito at gamit nito sa kasalukuyan. So para naman sa toponymy, simple lang naman yung inaaral ng toponomiya. So ang toponymy is the study of origins of the places. So mas particular doon sa mga pangalan. So hindi ito masyadong siniseryoso na sangay ng language studies. Mas lalong hindi ito ginagamit masyado sa linguistics. Pero para sa mga panimulang kurso katulad nitong makikita natin, yung English language studies na introduction to language, society and culture na kurso na galing sa bagong CMO ng CHED, ay binibigyan natin ng pagpapahalaga ang toponomiya at ang paggamit ng mga pangalan ng mga lugar. So sa Marinduque na binubuo ng anim na bayan, sa klase ay mayroon dalawang section ng BAELS ng mga estudyante. So yun isang grupo ay kalahati ng mga barangay sa anim na bayan ang nakatoka na magtipon ng mga pangalan ng mga lugar at yung mga paliwanag kung bakit gano'n ang kanilang mga pangalan. So halimbawa sa bayan ng Buwak, yung section A ay nakakalap ng 11 paliwanag tungkol sa pangalan. Samantalang yun naman section B ay
higit na mas marami sa 30. Pero ang kabuuan bilang ng mga barangay sa Buwak ay 61. So buti na lang meron naman nagsagawa na ng thesis tungkol dito at meron ng kumpletong datos tungkol sa mga barangay sa Buwak. At para naman sa isa pang bayan na karating ng Buwak, ang bayan ng Mugpog, ay sa isang section, sa section A, ay 11 din ang kanilang nakalap na paliwanag tungkol sa mga pangalan. At sa kabilang section naman ay 16. So sa kabuuan, meron 27 na nakalap na datos tungkol sa mga barangay. Pero 37 yung mga barangay sa nasabing bayan, sa bayan ng Mugpog. Pero meron na rin gumawa ng pag-aaral tungkol dito, kaya pwede na rin natin magamit yung buong datos tungkol dito. At yung pangatlong bayan na pinagsumikapan ng mga estudyante na pag-aralan kahit panahon ng pandemya, so ang isang section ay isa lang ang nakuha at yung kabilang section ay 11. Pero ito yung pinakamaliit na bayan sa Marinduque, kaya sa kabuuan ay bagamat 12 lang yung nakuha nila na datos, ay 15 lang naman ang barangay. So konti na lang ay makukompleto na rin halos. At yung pang-apat na bayan, yung bayan ng Santa Cruz, isang section ay 24 yung nakuha na paliwanag tungkol sa pangalan ng mga barangay at yung isang section naman ay 17. So ito yung pinakang marami na nakalap. At pangalwa sa pinakang maraming bilang ng barangay, yung bayan ng Santa Cruz. So sa kabuuan ay merong 44 na nakuha na paliwanag tungkol sa pangalan ng mga lugar sa kabuuan bilang ng mga barangay sa Santa Cruz na umabot sa 55. So konti na lang din ay makukompleto. Pero wala pa akong nakikita o na nasisipi na datos na gumawa ng pag-aaral tungkol dito. Pero baka meron ng gagawa, isa doon sa mga mag-aaral na nagsimula ng pag-aaral ng mga pangalan ng lugar o toponomiya sa Marinduque. So yung pangalawa sa huli na bayan ay ang bayan ng Gasan. Merong kabuuan na 24 na datos tungkol sa mga pangalan ng barangay sa kabuuan na 25. So ito yung pinakang marami ang nakuha at pinakang konti yung kulang. So 24 out of 25 yung nakuha nila. At panghuli, sa bayan ng Torrijos, so pangalawa sa Buena Vista, ito yung pinakang marami din na nakuha na datos sa kabuuan bilang na 23 sa 25 mga barangay na kasama sa bayan ng Torrijos. So sa kabuuan, ito yung nakuha ng mga impormasyon ng ating mga estudyante na pinoproseso natin para mailunsad natin sa darating na Agosto 31 para sa proyekto ng Komisyon sa Wikang Pilipino tungkol sa mga panitikang bayan gamit ang mga lokal na wika o mga mother tongue. At sa darating na 27 ng buwan ng wikang pambansa ay magkakameron din tayo ng paglulunsad o soft launch ng ating output kasama itong pinapakita ko sa inyo na pabalat. So ang kasunod na bahagi ay malapit sa ating puso tungkol sa mga katutubong wika. So hindi lang yung pambansang wika ang pinag-uusapan natin, lalo na sa tema ngayon, taon na may kinalaman sa decolonial na pagtingin o pananaw tungkol sa wika. So para mas mabigyan natin ng diin ito, ay pinapakita natin na hindi lang sa wika ang makikita yung colonial na pag-iisip, kundi makikita din natin yan sa ating mga gawi o kilos. So ang kailangan, kagaya na sinasabi ng ating kasalukuyan na tagapangulo,
kailangan ay iwasto at saka iwaksin na yung paglalarawan sa mga Pilipino. At magagawa lang natin ito para ma-decolonisa ang ating isip at ang ating wika at makikita sa ating gawi at mga kilos kung tayo ay magsasaliksik at magagawa ng mga karagdagan na saliksik para maging intelektualisado ang ating wika. So bigyan lang natin ng tuon ang Marinduque Tagalog at meron dito dalawa o tatlong pag-aaral na kailangan ay masundanan ng mga contemporary ninyong mga mananaliksik. So ibibigay kong halimbawa yun nasimulan ng tinuturing na ama ng linguistikang Pilipino. So si Cecilio Lopez at isa sa kanyang tagapaghawa ng landas na pag-aaral tungkol sa wikang Tagalog at sa wikang Katutubo ay tungkol sa buwak Tagalog. At ayon sa kanyang konklusyon noong 1925 at CCP tayo galing kay Cecilio Lopez. At the present stage of my studies would evidently be premature to attempt a characterization of buwak Tagalog in comparison with standard Tagalog. I shall limit myself in this advanced report to the following remark. Unquote. So bago tayo pumunta doon, so babalikan lang natin yung kanina natin na binigay na kaisipan tungkol sa colonial na pag-iisip at tungkol sa decolonial na wika para mabago natin ito at magawa natin kung ano yung sinasabi ng ating na tagapangulo. So kailangan ay makita natin yan sa wika natin at sa kaisipan. So dito sa maagang trabaho o obra ni Cecilio Lopez ay makita natin na mayroong pagkukumpara sa buwak Tagalog tsaka sa standard Tagalog. Pero ano ba yung kanyang remark? So ang ginawa niya doon sa 1925 na saliksik niya ay gumawa siya ng transcription ng Marinduque Tagalog na kwento at naglista siya ng mga pangalan na hindi maiintindihan ng mga hindi taga Marinduque. So para lubos natin maintindihan ito, tungayan natin kung ano yung mula sa pag-aaral na yun. Conclusion. So quote, when listening to a conversation between people belong to the speech group here in question, a native from the country around Manila is likely to receive the impression that Buwak Tagalog is simpler, more imperfect form of his own, more highly developed speech, an impression comparable to the experience under similar circumstance when Englishman, German, or Frenchman when listening to one of the different dialects spoken in his country. We should not forget, however, that although they have followed a different development, such provincial forms of speech have been originally the roots or among the roots from which modern national forms have sprung, and that in them may therefore be found remnants of long forgotten by our modern parlance, but nevertheless, of great interest to the linguist, unquote. So makita natin to, medyo relevant pa rin, pero kailangan natin na tingnan at basahin ito ng critical. So kahit nung panahon na yun ay may tuturing na gender bias yung ibang mga salita dito, pero mas gender sensitive naman na tayo ngayon at makita natin yung relasyon o ugnayan din ng sentro sa mga laylayan yun na doon sa lungsod at na doon sa mga puok, mga rural na mga puok at kung ikukumpara sa mga urban na mga sentro ay malayo talaga sa realidad. So ang isa pa na tagapaghawan ng landas ng saliksik tungkol sa Marinduque Tagalog ay ang ginawa ni Rosa Soberano. So si Rosa Soberano ay gumawa ng kanyang dissertation at ito ay nailathala dalawang beses so sa Australia. So ang pamagat ng kanyang pag-aaral ay The Dialects of Marinduque Tagalog.
So sa paliwanag niya, dito makukuha ang ideya na meron dalawa variasyon yung Marinduque Tagalog. Meron Marinduque Tagalog West o matatagpuan sa kanlurang bahagi. So natin yung matatagpuan yung mga bayan ng Buwak, ng Mugpog, ng Gasan, tsaka ng Buena Vista. At sa kabilang banda naman ay may Marinduque Tagalog West, kung saan makikita nyo dito sa mapa, ito yung may kulay green at blue-green. Diyan matatagpuan yung Santa Cruz tsaka yung Torrijos. So kung sisipi tayo kay Rosa Soberano, ito yung masasabi niya tungkol sa dialects of Marinduque Tagalog. Quote, can be considered as most comprehensive dialectal study of Marinduque Tagalog. So, nung panahon na yun, talagang ito na yung pinakang komprehensibo at kailan lang ito nasundan. Hindi ng isang lingwista, pero isang mananaysay. So, ito ay galing sa pangkomperensyang papel ng isang mananaliksik na nagtuturo din sa Universidad ng Pilipinas. So yung mga estudyante at mga mananaliksik na nag-aaral tungkol sa wika ng isla ng Marinduque ay indispensable na kailangan basahin itong pag-aaral ni Soberano. So para sa paliwanag ni Soberano, sabi niya, Tagalog is one of the major Philippine languages and the Tagalog region is one of the major linguistic areas. The island of Marinduque is considered part of the Tagalog region. However, when older members of this speech community come in contact with other Tagalog-speaking peoples, the latter experience some difficulty in understanding the former when both are supposedly using the same medium of communication, Tagalog. This communication gap is seldom encountered in communicating with the younger native speakers who almost instantly are able to switch to the accepted modern Manila Tagalog whenever the situation demands it. So, unquote. So, ang interesante dito, galing dun sa perspektiba ng kontemporaryong mananaliksik na sinisipi pa rin si Soberano. Si Soberano din ay sinisipi si Cecilio Lopez. So bilang pagpapatuloy ay sabi ni Soberano, different stories have been invented and told in connection with the source of the island's name. A prevailing fable relates the name of certain Marine and her lover, Spanish Duque or Duke. Some believe that the name of their rooted in the adjective malandik, scoping a fitting description of the tapering landscape of the mountains in the central portion of the island. So ito ay sipi galing kay Cecilio Lopez kung saan nanggaling ang pangalan ng Marinduque. So yun yung alamat ng Marinduque. So si Mariin tsaka si Garduque. Bilang pagpapatuloy, the name in question can be shown to be derived from the name of a high and particularly steep mountain on the island called Malindig. In all chronicles, the name of the island occurs in such varying forms as Malinduk, Marinduk, or Marinduk until Malindig forms quite evidently to be analyzed into the well-known adjectival prefix ma, denoting chiefly existence in a radical word or stem. Occurring in the Tagalog, lindig, in Bicol as lindug or lindug. The second vowel forms i.e. Tagalog or Bicol u. Going back in accordance with the so-called pepeplo to the indistinct vowel e. The change of the first sound of the stem, it or L to R is likewise in consonance with the common Indonesian phonetic law, while the conversion of the final A into the Spanish ending Ñe is the exact parallel in the case of the town Parañaque or Manila Bay, which in Tagalog is Palanag, and the stem lindig occurs according to Noseda is a lugar
and the now obsolete Tagalog word maglindig, meaning rising up straight so as not to be covered by the water. While for the Bicol form lindog, Marcos de Lisbon states quite clearly that it means mont muy alto y derecho, both forms embodying thus the idea of English steep or towering. Unquote. So makikita natin na sa pagpaliwanag ni Soberano ay nagamit din niya yung datos na nakuha ni Cecilio Lopez at ganun din ay meron din mga sipit tungkol sa mga lumang diksyonaryo na ginawa ng mga mananakop at ng mga praile at ng mga nauna mga nag-aral ng wika sa mga katutubong mga lugar kagaya ng Marinduque. So sa huli, ang sabi ni Rosa Soberano, quote, the bundles of isoglosses which divide Marinduque into two main Tagalog dialect areas constitute of a boundary which geographically separates the highland towns of the lowland from the lowland towns as well as the eastern area to the western area. The two dialect areas have a common central boundary which runs from north to south, and the western dialect is predominant in the coastal towns of Gasan and Buena Vista, the capital town of Buac and its adjacent town on the north Mugpog. The eastern dialect is predominant in Santa Cruz and Torrijos. Unquote. So dito na nanggaling yun paliwanag tungkol sa Marinduque Tagalog East sa Marinduque Tagalog West. Pero pareho naman yung Marinduque Tagalog. So meron lang variation sa pagitan ng dalawa. So ito ay magagamit natin para sa resulta at talakay. Ito yung magiging reference point natin para sa iba pang mga isla, lalawigan at mga komunidad at wika na ginagamit ng mga tao sa Romblon, sa Palawan at syempre sa Mindoro. So iba't iba yung mga lugar na to at iba-iba din yung mga sitwasyong pangwika. So meron na tayo mga nasimulan na mga pag-aaral dito at aktibo yung mga lingwista na nag-aaral. Sa kaso ng Romblon, sa kanilang tatlong pangunahin na wika, yung Asi, Onhan, tsaka Romblomanon. So ayon sa Encyclopedia of Philippine Art, meron isang section doon tungkol sa mga tao. So may ethnographic section yung CCP-EPA na makikita na rin natin na online. So ayon dito, ang Romblomanon comes from the Bisayan Domblon or Lamyon, which means sitting and refers to the people and language of Romblon, an island group of the mainland southern Luzon. And when the Spanish encomendero Miguel de Luarca visited the place in 1582, he referred to it as Lomblon or Domblon. The name of the province may have been derived from the Spanish word for bulk, Romblon, or the Spanish coin Doblon, referring to the shape of the Romblon Island. So makikita natin yung Romblon ay binubuo din ng iba't ibang mga grupo ng mga isla. At ayon pa sa CCP na encyclopedia, the inhabitants of the province of Romblon are linguistically divided into three major groups. So yung makikita natin dito sa linguistic map ng Romblon ay yung Asi. At yung iba pa na tinutukoy ay yung Ini, also known as Romblomanon and Onhan. So yung Ini, ayon dito sa artikulo sa CCP Encyclopedia ay pareho sa Romblomanon. Pero in general, Romblomanon. At kung titingnan pa ng mas particular ay mayroong mga specific at mayroong mga paliwanag pa sa bawat isa. So yung Asi is dominant in the towns of Bantun, Calatrava, Concepcion, Corcuera, at Punjongan.
So yung sasakyan papunta dito sa Romblon ay mula sa Batangas, pero kung galing sa Marinduque, meron din biyahe kahit noong panahon na wala pa yung pandemya. Dumadaan yan sa Banton at dumadaan din sa Odjongan. So hanggang sa Sibuyan. So yun, ini naman na tinatawag din na Romblomanon. Ini in Kalidjogan, Magdiwang, Romblon, San Agustin, and San Fernando. So iba pa nga isla ng Romblon. At ang unhan in Alcantara, Ferrol, Look, San Andres, San Jose, Santa Fe, and Santa Maria. So meron silang mga lugar o isla sa lalawigan na Romblon kung saan ginagamit itong tatlong pangunahin na wika na ito. So, however, all their languages are classified as Visayan. Thus, they also refer to themselves as Visaya and their languages either Visaya or Binisaya. So kung titingnan dito sa mapa, malapit na talaga ito sa Panay, sa isla ng Panay kaysa sa ibang isla ng Mimaropa. Pero geographically at politically speaking, ay di kasama siya sa rehiyong Mimaropa. So para naman sa sitwasyong pangwika sa Palawan, eh, dalawa lang yan pinagtunan ko ng pansin, pero siyempre, kung titingnan nyo na atlas na mga wika sa Pilipinas, masigit pa dito. Pero pwede na natin itong pagsimulan para makita natin yung big kiss na nag-uugnay dito sa iba't ibang isla ng Mimaropa. So yung Palawan lang at Tagbanwa, yun na nilagay natin, pero meron pang iba at makikita nyo maski dito sa slide na to ay makikita nyo yung kabuuan nito sa linguistic map ng KWF. So ayon sa CCP Encyclopedia pa rin, na Palawan or Palawan, who number around 50,000, are one of the three indigenous groups from the main island of the same name. The two other groups are the Tagbanwa in the central part and the Northern Cuyo Archipelago and the Batak, a nomadic Aita community living in the forest farther north between Puerto Princesa and Rojas. So, karagdagan pa, the Palawan live in the southern part starting from the branch from the bridge in the mountain range between Quezon and Abu Abu. They call themselves Palawan or Palawan, depending on the dialectal variation within the Palawan language. Christian settlers called them Palawanos, a derivation borrowed from the Spanish. The Islamized Palawan living in the islands and the seashore along the West Philippine Sea are called Palawanon. So pag Tagalog at Kristiyano ang tawag nila Palawano. Palawanos. So kung sa Marinduque, Marinduqueño. Sa Palawan naman, yung ibabang bahagi, yung malapit sa West Philippine Sea na Islamic na Palawano naman yung tawag. At karagdagan pa galing sa CCP Encyclopedia tungkol sa wika, the Palawan language belongs to the Visayas group of Central Philippine languages and is therefore part of the Malayo-Polynesian branch of the Austronesian family. There are three major Palawan languages. The first is Brooks Points Palawan, which is 2000 was spoken by around 14,000 who reside along the upland rivers and the coast in the southwest of Palawan Island, from the south of Abu Abu to Batarasa. So makikita na lang natin ito ngayon dahil dun sa kasalukuyan na pagdiriwang na ikalimandaan taon ng pag-ikot sa mundo at panalo sa Mactan at siyempre pagsisimula na rin ng Kristyanismo sa kapuluan ay kasama to sa ruta na tinahak do sa circumnavigation ng daigdig. So yun daw una, yun doon sa Brooks Point, Palawan. At the second is Central Palawano, also known as
Quezon, Palawan, as spoken by 12,000 people in 1981. In 1990, the Palawano population was 40,500. They live along upland rivers and along the coast in the southwest part of Palawan Island, from the north of Quezon to north of Rizal and east Abu Abu. So yun daw yung pangalawa. So parang merong southern, merong central, at merong northern. At yung pangatlo, yung southwest Palawan, no, spoken by around 12,000 in 2005, where speakers reside along upland rivers and some along the coast from north of Rizal to the south, southernmost tip of Palawan Island, east side from South Batarasa. However, the Palawan languages include at least 12 dialects such as Palawan Peminusan or Islamized Palawan, spoken by those who live along the coast of the southwest part of Palawan Island, and the Taot Bato subgroup in Ransang Rizal. As of July 2005, the Taot Bato population was 286 persons, comprising of 66 households. So kung mapapansin natin, yung mga datos at yung mga statistiko ay kailangan i-update. Pero itong mga datos na to ay updated na. At kaya ito yung pangalawang edition ng CCP Encyclopedia of Philippine Art. So yung nauna ay noong 1990s pa. So nito lang nakaraan, mga dalo o tatlong taon na nakakalipas kung kailan nagdiwang ang CCP ng 50th anibersaryo ay tsaka sila naglunsad nitong Encyclopedia of Philippine Art na second edition. So, makita natin, malaki din yung diversity. So, medyo paparami ng paparami at papalaki ng papalaki yung gumagamit o nagsasalita ng mga wika na to. Pero sa kabilang banda ay meron din mga lumiliit na bilang, at kung yung mga gumagamit ng wika na to ay kumukonti, ay di mas nanganganib yun wika. So kailangan ay mapanatili pa rin ito para sa susunod na henerasyon. So ang panghuli ay sitwasyong pangwika sa Mindoro. So ito na siguro yung pinakang diverse na language situation na meron tayo. Kasi yung mga Mangyan, yung gumagamit ng salitang Mangyan o Minangyan ay mahigit sa 8 na etnolinguistikong grupo. So ayon sa CCP Encyclopedia, Mangyan is the collective name of the 8 etnolinguistic groups: Iraya, Alangan, Tadjawan, Tao Buhid, Bangon, Buhid, Anunoo, at Ratagnon, who inhabit the highland regions of Mindoro. So, dagdag pa, Mindoro is the Philippine archipelago's 7th largest island, measuring about 10,000 square kilometers. It lies at the northern end of the vast basin of the Sulusi, south of Batangas and the mainland, southern Luzon and west of Bicol region. Most parts of the island are mountainous. There are small stretches of mudlands and the rest are coastal areas. These plains are home to the Muong, the Philippine lowlanders such as the Tagalog, Visayan, and Ilocano migrants. Another group, the Ratagnon, which can be found in the nearby territory of Hanunoo, also Hanunoo, and are usually grouped with the Mangyan, are considered by anthropologists and linguists as settlers from the island of Kuyu. So makita natin kanina, meron din Kuyu archipelago dun sa Palawan. At ganun din halos yung paliwanag tungkol doon sa tawag na Palawenyo o Palawanon. So yung Palawanon ay Islamized, yung Palawano ay Christian. Pero dito sa Mindoro, makikita natin yung paliwanag ay meron din mga settlers at meron mga tao nakatira na talaga dati pa. So kumbaga sa Mindanao ay meron mga lumad o yung mga katutubo, at meron din mga Muslim o yung Moro, at syempre meron mga Dayo, yung mga settler na mga Kristiyano. So bilang panghuli, the North Mangyan languages are Alangan, Iraya, and Tadjawan. The South Mangyan languages are Buhid, Hanunoo, Tao Buhid Eastern, and Tao Buhid Western.
And Hanunu'u have their own language, which belongs to the Malayo Polynesian group. This is called the Bagaw Mangyan, Mangyan language or Minangyan. Linguistic studies point out that the Minangyan is one of the division of the Meso-Philippine linguistic group. The language of the Buhit, a neighboring Mangyan group, is also considered part of the Hanunu'u division. So medyo mas komplikado yung kanilang linguistic community o yung kanilang language situation sa Mindoro, kasi meron din distinction yung mga ethno-linguistic group at ganun din yung kanilang wika na ginagamit. So merong datos ang KWF at maliban sa CCP ay maaari din si PN ang mga ginawa ng mga misyonero at ng mga kasamang mananiliksik ng SILO, Summer Institute of Linguistics. So para lang sa atin consumption ay hindi natin makukuha lahat, pero pwede natin itong ipagpatuloy sa mga susunod na panahon. So bilang pagbibigay lang ng buod, ang ginamit natin na pangunahin na batis dito ay ang CCP Encyclopedia of Philippine Art, at kinumpara natin yung datos na makukuha sa KWF Atlas ng mga wika ng Pilipinas, at kukuha tayo ng ilang mga konklusyon at rekomendasyon. So galing sa Marinduque, Mindoro, Romblon at Palawan. So doon sa CCP Encyclopedia of Philippine Art, syempre makukuha natin doon yung ethnographic na mga datos, so yung mga grupo ng mga tao, yung mga language user. So sa Marinduque, Tagalog, sa Mindoro ay collectively Mangyan, pero nakita nyo naman na iba-iba yung mga linguistic division nila. At meron din syempreng dialectal variation sa kanilang wika. Ganun din sa Romblon, collectively ay Romblomanon, pero meron din pagkakaiba-iba. At syempre sa Palawan ay ganun din. Collectively ay Palawano o Palawanon, Palawan yung ginagamit sa grupo ng tao. At sa kasunod na manahanay tungkol naman sa wika na ginagamit, yung Marinduque, hindi ko na siya sinama doon sa Talakay. Inuna ko na siya kasi kung mapapansin natin ay walang katutubo doon sa Marinduque. So wala siyang ethno-linguistic group maliban sa Tagalog. Pero sa Mindoro, so nabanggit naman na kanina, meron walo na iba pang hatian sa mga ethno-linguistic group na parehong Mangyan, pero meron pa rin sila mga division sa sarili nila. At sa Romblon, yung Asi, Onhan, tsaka yung Ini. Yung Ini yung Romblomanon, at collectively ay yun ang tawag sa wika nila. And sa Palawan ay meron ngang